TLC, the drama special, interactive. Interactive. Involve ka dito. Hindi ko inaasahan na magkukrus pa ang landas natin, Risa. Napakaliit ng mundo, Jason. Akala ko nasa abroad ka, doon ka na nakatira. Oo, nung may asawa pa ako. Hiwalay ka na sa asawa mo? Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, para mag-work ang relasyon, unahin mo ang partner mo at uunahin ka rin niya. TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Involve ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapiling niya na nga po, umaari pa pong mula po sa yan! Love Radio Manila ang DJ na may K, Miss K, Christine Dera. Mula naman po sa Yes FM Manila ang DJ na may Tita, Anya Chinita. Na magbibigay solusyon. Isang upang yamutan. Isang upang kapag ka alauna na. Woo! Drama na! Kantong-kanto lang ha. Pag may dumadaan na sexing babae. Paano pag may dumang sexing babae? In fairness, gamay-gamay mo yan. Siyempre, siguro lagi kang minuwut-wutan kapag dumadaan ka. Hindi. Nagkakamali ka dyan, wala. Walang nanggaganan sa'yo. Eddie, wow. Eddie nga nga. Eddie kawawa. Eddie wala. Uutusan ko na lang yung tambay para kunyari may nangwuwut-wut sa akin. Pero mamataan na. Speaking of mga nagwuwut-wut na yan, oo, sabihin na natin na nakaka-flatter kasi nakikita nilang sexy tayo. Pero minsan kasi nakakabastos. Yung tipong, kunyari nag-aantay ka ng jeep. At saka mama, ang awkward yung tatlo sila. Oh. Tapos gaganon yun. No? Halatang ikaw yung pinag-usapan nila. Ang bastos. Oo. Diba? Yung tipong ito ang mga mamatayan yung mga experience ko. Nag-aantay ka ng jeep. Ah, ikaw na maganda. Hindi, experience. Ikaw na sexy. Experience. Ikaw na tisay. Wawa. Experience din to ng mga nasa taxi ngayon. Oh. Yung mga nasa jeep ngayon ng mga atengga. Yan. Alam mo yung nag-aabang ka ng jeep. Siyempre, minsan may mga ibang sasakyan pang dumadaan. Yung tipo kunyari truck, ito usual to sa truck eh. Kaya ito, mga bubuhusan ko to ng graba eh. Sinilasin ko yan eh. Diba? Yung mga truck, yung mga nasa truck. So, yung mga diba? Pahinente. Yung tatlo-tatlo sila dyan eh, sa harap, diba? Yeah. Yung tipong, miss, halika na, sakay na. Parang, Hindi. Baka naman merong sincere. Ikaw naman nila lahat minsan, mo naman. O kaya minsan sabihin nila, hi miss, I love you. Kaya lang merong ganito. Yan, okay. Yan mama, okay pa yan eh. Hmm. Pero, diba? Uy, magkaroon po kayo ng respeto sa mga kababaihan. Sabihin nyo kayo yung pangalan namin para lingunin namin kayo. Wow, kilala. Diba? Wow, kilala. Wawa, sikat. Eddie, wow. Ayun tayo, we. Anyway, magdramaan na tayo ngayong araw ng Thursday. Yes. Sa sinabi po ni Papa Jack, ano sabay tayo mamata niya. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, go! Ang tagal. Ito nga ang sabi ni Papa Jack, para mag-work ang relasyon, unahin mo ang partner mo at uunahin ka rin niya. Ito na mamata niya. Kung dati. Dati, put God first eh. Wawa. Kung dati. Oo, naalala ko yung put God first. Diba? Doon sa tindahan namin. May tindahan kami. May tindahan kami dati mamata niya. Kada sales, isusulat mo yung sa notebook. Tapos nakalagay sa taas, laging put God first. Oh. Para siguro yung maglalagay ng presyo doon, huwag ka magluloko. Ganun. Sige. Eto na nga, kung dati three ways on how to react, ngayon, may bago? Anong bago? Ano? Eto, ang bago. Bukod po kasi sa Facebook, Twitter, at text line. Pwede ka na mag-react via voice message. Voice message! Grabe naman yan. Ganon. Kaya lang, kaya ano? Ganun. Kaya naman po, isend mo lang yung voice message sa Yes FM Manila. Ako yan naman, Love Radio Manila Facebook fanpage. Maximum ng 30 seconds. Halimbawa, ang masasabi ko lamang po, mahal na ang gasolina, kaya naman nagmumura na siya. Ganun lang. Ang gulong.
Bumati! Dapat malinaw at walang... Bumati! Huwag bumati! Mali! Take two. Huwag pong bumate, bawal po bumate. Dapat malinaw at walang maingay na kapitbahay. Yan! Okay. Yung aso! Patigilin nyo muna! Dapat po walang maingay na... Pupulutanin ko yan! Pupulutanin? Bawal yan, magagalit ang tao. Ay, magagalit. Lagot ka! Filipinania mo, man, kaya nga, eh, patahimikin nga eh. Hindi, basta ganito lang po, kailangan lang po yung kumbaga, kung may readable, merong hearable. Ano daw? Audible. Incredible. O, basta po yung huwag puro tunog ng electric pan. Yung huwag ganun. Maganda po tayo ng best spot sa bahay ninyo na sa hindi CR. Kami madidisturb ni Mama Tanya. Ako, best spot, CR. Ay, may kulob ba? Uh-huh. So, umpisa na natin. Umpisa tayo sa Facebook, Mama Tanya. Sa fanpage po ng Love Radio Manila, sabi dito ni Manuel Ginto Estopin, kahit naman anong unahin mo, ganun pa rin naman magiging resulta eh. Ang mahalaga, parehas mong nagagampanan yung mga bagay na dapat mong ibigay, isa lang yung katawan mo. Napapagod rin, huwag mong pagsabayin ang lahat. Oh! Ba't may pagkatawan, Manuel Ginto Estopin? Yon! Ano ka? Kailangan... Ha? Oo. Oh. Oh, yes. Puputok, friend. Oo. Sabi sa Yes FM Manila Facebook fanpage ni J.Pin Namoro, mali si Papa Jack! Ay, grabe, lagot ka. Unahin ng pag-aaral, wag partner, sabi niya. Ay, ganun. O, sabi naman dito ni Mark Emil Potpot sa Twitter si naman Potpot? Po. O, si Potpot active to eh. Wag one-sided. Wag maging selfish. Isaalang-alang mo din ang nararamdaman ng partner mo. Ay, ba, isabi din ni Cherry Pila sa Twitter eh. Ay, kaano-ano yung Cherry Pie Pikachu? Ewan ko. Inuna ko siya. Ay. Ate Christine, Ate Tanya, inuna niya ba ako? Ay, grabe may hugo. Paliwanagaw mo yan ang maunawaan niya. Oo, kasi baka naman hindi kayo nagpapaliwanagan kaya wala kayo maunawaan. O baka naman nagchichainis, sabi mo magtagalog siya. Sabi naman dito sa text line sa 2600, hindi po kayang gawin ng partner ko kasi mas priority pa niya ang ibang tao, sabi ni Jonah. Ay. Hugo! At saka mga Christine, oh. Caps lock, galit to. Oh, bakit? Caps lock eh, di ba? Oo, oh, kapag ka-type niya, galit. O, di ba? Huwag kasi mag-caps lock. O, di ba? Tsaka walang tuldok eh. Nagmamadali. Sabi sa text line, hindi dapat pantay sa partner at sa work. Kasi kung puro partner po na lang, baka mawalan ka rin ng work. Paano na ang family kung wala kang work? Bong painter ng Montalban, Rizal. Si Bong pala yun eh. Si Bong pala yun eh. Kaya si Bong. Ayun, si pagpipinta mo dyan ah. Si Bong. Ah, si Bong. Ito na nga. Ito na nga. Hugot na tayo. Who goats? Sabi nila, who goats? Sinong kambing? O, ito na nga. Last hugot na tayo. Ngayon ko lang nag-gets eh. Ngayon ko lang nag-gets eh. Ang bagal na signal sa'yo. Siyempre. Benta nga eh. Ito naman. Ito na nga po, huhugot po tayo malapit sa fanpage ng Love Radio Manila ng isang voice message. Meron ka na dyan? Ay, oo naman. Ay, syempre naman. Ito mula, feeling ko from Baguio ito eh. Alam mo kung bakit? Kasi Lloyd Andrew Baguio. Mama Christine, oh, may alpombra ko dito. Bakit? Alam mo na. Loko ka! So, hindi, mali ko lang, di ba? Mali mo lang. Sa bagay, may apelyido namang Baguio, sige. No? Sige, audition ko muna yung akin. Baka mali eh. Ay, naku. Sige, ikaw muna. Kasi naman. So, eto sabi ni Lloyd Andrew Baguio. For, ano to lang to? 6 seconds. Christine! Ay, bakit? Bakit? Sinabi niya na. Napakatindi naman. Ang galing nga, no? Pang voice over yung quality. O, sabi dito ni Lloyd Andrew Baguio na may 6 seconds, sabi sa Bisaya. Yan, yan. Push. Tama kasi ang love is a give and give process. Oh, tama ang love is a give and give process. Kala mo matagal ha, 4 seconds lang yan. Give and give process? Oh, kasi para sa kanya, hindi lang take ng take, dapat give and give. Wow. Pareho kayo nagbibigayan in Tagalog. Pogi ng boses ni Kuya. Ulitin nga natin yung voice niya. Teka. Nabitin ako eh. Teka lang. Oh, hindi pa ako nalalabasan eh. Nang saya sa pamumukha. Nang saya. Inawin mo eh. Oo. Sabi ni Lloyd Andrew Baguio, tama kasi ang love is a give and give process. Oh, pogi! Pogi nga. Parang nakasmile niya nung sinabi niya yan eh. Oy, titingnan ko later yung kanyang profile. Ayan. O, ikaw meron ka na dyan? Eh, baka mali eh. Hindi ko pa na-audition eh.
Baka malagot ako ngayon... eh. Hindi, ganyan lang may nagsend eh. Ito lang eh. Oh, sige, go mo yan? Oh, go-go ko. Try lang. Pag oh, hindi, putulin ko agad. Oh, sige. Pag bumate, putulin mo. Oh, putulin. Ito para na. Ano? Hello po, DJ Tanya. Para po mag-work as ano siya, kailangan po nila lang magbigay at balance for para po sa isa't isa. Thank you. Ba't parang lasing yan? Pangaling tapat lasing si ate. I want to dada. I don't want sabi ko, pinipilit ko sana siyang intindihin pero hindi ko talaga kaya. Ulitin mo nga, hindi ko rin naintindihan eh. Hello po, DJ Tanya. Para po mag-work as ano siya, kailangan po nila lang magbigay at balance for para po sa isa't isa. Thank you. Mamaya, kumuha ka ng matinuwa. Sakit na dyan ko. Pakinggan mo kasi bago mo i-ere. Sige na yung magdrama na nga tayo. Sino mga bibidangan siya? Ito nga, si Arnold. Nahawa ako, te. Dahil nabubulol ka dyan. Ito si Arnold, Diego Bandido ng Love Radio Manila, ang bida. Bibida bilang Risa Rakitera pa ng Love Radio Manila. Si Charmy Ricajera ng ESFM Manila. Martin Totoy Bato pa ng ESFM Manila. Si Chang Salud, Laika Barista ng Love Radio Manila. Si Jason Rico Pañaro pa ng ESFM Manila. Let's do this, come on! Ito na po ang kwento ni Arnold! Dito po sa TLC The Drama Special Interactive Involved ka dito! Uy, mag-send na kayo ng voice message yun, ha? Yung hindi naman po lasing. Yung... Wala na. Interactive. Interactive. Involved ka dito. Risa! Risa! Ano ba buksan mo itong pinto? Risa! Ano ka ba? Ang tagal mong buksan yung pinto. Nilamok ako ng husto sa labas, ha? Pasensya ka na. Nilabo ka ito. Nakatulog kasi ako sa paghihintay sa'yo. Ba't ba ngayon ka lang? Amoy alak ka pa. Uminom ka na naman. O ano ngayon sa'yo? Kahit uminom ako, hindi ko naman kayo pinapabayaan, ha? Yung obligasyon ko sa inyo, ng anak nating si Luke na 4 na taong gulang, lahat ng pangangailangan nyo, binibigay ko. Hindi ako irresponsibleng ama. Ang dami mo namang sinabi. Tinanong lang kita kung bakit ngayon ka lang. Uminom nga. Kasama yung ilang barkada ko. Nag-relax man lang. Nagbawas ng stress. Hindi obra, puro trabaho na lang ako. Kailangan ko rin ng diversyon. At yun ay ang pakikipag-inuman kasama ang mga kaibigan mo. Nagtatrabaho naman ako ng gusto. Eh, binibigay ko ang pangangailangan nyo ng anak natin. Hindi ko kayo ginugutom, di ba? Kaya nga wala kang maireklamo sa akin eh. Akala mo lang yun! Sapat ang perang inaabot ko sa'yo. Minsan sobra pa nga eh. Ano ba bang nirereklamo mo? Ang pag-inom-inom ko kasama mga kaibigan ko? Hoy! Risa, paminsan-minsan lang ito. Sa akong napapadalas man ang pag-uwi ko ng late, alam mo ang dahilan, nag-overtime ako. Eh, pwera lang ngayon. Kaya ako na-late umuwi kasi nag-happy-happy kami. Yun na nga, pinaghintay mo ko. Hindi ka man lang nag-text o tumawag para abisuan ako, di sana. Hindi na ako nagpakaabala pang magluto ng paborito mo para sabay na sana tayong kumain. Ayan, nasa mesa. Nagsebo na ang minudong niluto ko. Nilanggam na ang leche plan na ginawa ko. Ay, sinabi ko bang ipagluto mo ako? Hindi! Pero gusto ko sana surpresahin ka. At sabay tayong maghapunan ngayon para mag-celebrate kahit dito lang sa bahay. Kasi nga, special lang araw na to para sa akin. Ewan ko kung ganun din sa'yo. Bakit? Ano bang araw ngayon? Hindi natin pareho birthday. Hindi rin birthday ng anak natin. Ah, alam ko na. Birthday ng kapitbahay. Sige! Dagdagan mo ba tong inis ko? Anniversary lang naman natin, Arnold. Kahit hindi tayo kasal. Di ba? May isineselebrate tayong petsa ng ating anibersaryo. Yun din yung petsa na nag-decide tayong magsama. At ngayon yun. Kinalimutan mo na kasi. Ay, pasensya na. Tao lang. Nawala rin sa isip ko. Eh, ilagay mo na lang sa ref yung mga pagkain para hindi masira.
Pwede ba yan bukas? Hindi ka kakain? Iinitin ko. Kasi, di pa rin ako kumakain. Gusto ko nang matulog. Tutuloy na ako sa kwarto. Kumain ka na lang kung gusto mo. Please! Hindi man lang siya natuwa sa ginawa ko. Wala man lang siya sinabi na kahit ano. Wala kahit thank you. Wala kahit kiss. Kahit tapik. O kahit sampal o tadyak na lang sana. Nakakapikon ka na, Arnold. Hindi ko na alam kung ano pa ba ako sa buhay mo. Asawa pa ba ang tingin mo sa akin? Alam mo, friend, malapit na ako maumay sa drama mo. Para kang Anli, paulit-ulit. Kaya nga, punong-puno na ako, Charmy. Wala talaga siyang pakialam sa nararamdaman ko. Gaya nga ng lagi mong sinasabi, hindi ka importante kay Arnold. Least priority ka sa kanya. Ba't kasi hindi mo sabihin yung nararamdaman mo? Baka naman hindi niya alam. Minsang sinabi ko na. Kaya lang, wala siyang pakialam. Oo nga, good provider siya. Pero hindi doon natatapos ang obligasyon niya. Ang pagiging asawa niya. Sa bagay. Kailangan ko rin ng panahon. Ang paglalambing niya. Yung kasama siya para magkwentuhan kami ng kahit ano. Hinahanap ko sa kanya yung dating Arnold. Yung nagpaparamdam na importante ako. Pero wala na. Puro na lang siya trabaho. At kapag walang pasok, mas pinipili pang magpunta sa mga kaibigan niya. Eh, paano na lang ako? Kami ng anak namin. Pero alam mo, Risa, kung isipin mo ha, hindi ganun kakomplikado yung problema mo. Kumpara dun sa ibang babae dyan na niloloko ng asawa niya, grabe, mas malala pa. Alam ko. Pero hindi natatapos sa pagbibigay niya ng kailangan namin ang pagiging asawa niya. Dahil kailangan ko rin siya. Ang paglaanan kami ng anak ko ng panahon niya, yun ang nakakalimutan ni Arnold. Hindi ko kailangan ng sobra-sobrang pera o material na bagay. Ang gusto ko yung nararamdaman kong may asawa ko, na hindi ako nag-iisa. Ano ngayon ang plano mo, ha? Nagsasawa na ako, Charmy. Ilang taon na kaming ganito. Pagod na rin akong maghintay. At umasa na mapapansin pa niya ang problema. At pupunan ang pagkukulang niya sa akin. Walang tao dito sa bahay, ah. So ngayon nagpunta. Kasama niya ang anak namin. Wala man lang siya sinabi na may pupuntahan sila. Teka, sulat itong nakaipit sa magnet dito sa pinto ng ref, ha? Sulat ni Risa para sa akin? Dear Arnold, kung hindi mo man kami dinatnan ng anak natin, huwag mo na kaming hanapin. Hindi na rin kami uuwi dyan. Bahala na kami sa buhay namin. Hindi ko na kayang tiisin pa ang pinararamdaman mong pagbabaliwala sa akin. Sobra na akong nasasaktan, Arnold. Hindi ko nahihintayin pang sabihin mong ayaw mo na sa akin, na hindi mo na ako mahal. Kaya, umalis na lang kami ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan ang anak natin. Mahal kita, Arnold. Pero, hindi ko na kayang manatili pa sa isang relasyon na isa lang ang nagmamahal. At ako na lang yun. Hindi ko na nararamdaman na mahal mo ko. Paalam. Risa, sira ulo. Saksakan ang kadramahan ng babaeng ito. Hindi niya ako naintindihan. Hindi niya nakikita ang pagsisikap ko para rin sa kanila ng aming anak. Kung ano-anong iniisip niya. Ako pong hinamo niya. Nahiwalayan. Tigas din ang mukha niya. Yun ang gusto niya. E di sige. Bahala talaga siya sa buhay niya.
dahil hinding-hindi ko siya hahanapin para suyuin. Nag-iisip ka ba, Risa? Hindi ito ang sagot sa problema mo. Paano pa maayos ang gusot nyo kung ganyang umalis ka sa bahay nyo? Chang, umalis ako doon at wala na akong planong bumalik. Huwag kang ang lukaret! May anak kayo ni Arnold! Kaya kong buhayin ang anak namin. Saka, hindi ko po ipagkakait ang anak namin sa kanya. Pero, sawang-sawa na po ako. At nahihirapan na akong makisama sa taong hindi naman ako pinahahalagan. Para ano pat magstay pa ako sa relasyon namin? Ay, ewan ko sa'yo. Padalos-dalos kang magdesisyon. E paano kayo niyan? Chang, hindi po ako inutil. Kaya ko pong magtrabaho para sa amin ang anak ko. At sana ho, Chang, maintindihan niyo ko. May magagawa pa ba ako? Kung hindi ka na talaga masaya kay Arnold, sige, sino ba ako para pangunahan ka? Hindi ako mag-aabol sa'yo, Risa. Hindi ako harap sa'yo para makiusap na bumalik ka na. Ikaw ang umalis. Nasa'yo yung kung babalik ka pa. Pero nakakapanibago. Napakatahimik ng bahay. Walang naghahanda sa akin ng pagkain. Wala nang gumigising sa akin sa umaga para hindi ako malate sa trabaho. Napakaraming bagay ang mahirap basta kalimutan. Pero alam ko, alam kong makakasanayan ko rin ang bago kong buhay na wala si Risa. Sabi ko sa inyo, Chang, hindi ko na kailangan sa buhay ko si Arnold. 6 na buwan na rin ang nakalipas. Kahit wala siya, makararaos kami ng anak ko. Saka, alam kong nandyan kayo para damayan kami. Matitiis ko ba naman kayo? Kaya nga ho, sobrang akong nagpapasalamat sa inyo. Pero, Risa, hindi ka ba nalulungkot? Wala ka bang pinanghihinayangan sa paghihiwalay niyo ni Arnold? Wala po, Chang Salud. Saka, ba't ko pang hihinayangan ang isang kagaya niya? Hindi ko inaasahan na magkukrus pa ang landas natin, Risa. Napakaliit ng mundo, Jason. Akala ko nasa abroad ka, doon ka na nakatira. Oo, nung may asawa pa ako. Hiwalay ka na sa asawa mo? Oo, isa siyang Amerikana. Nag-start lang ang lahat sa chatroom. Naging magkaibigan kami. Hanggang nahulog ang loob namin sa isa't isa at nagkagustuhan. Nagpunta nga siya dito at sinama niya ako sa States. Doon kami nagpakasal. Pero mahigit 1 taon lang kami nagsama. Marami kaming differences eh. Palibhasa, magkaiba ng kultura. Hindi nag-work ang marriage namin hanggang sa nag-divorce kami. Ganun ba? Ikaw, kamusta kayo ng asawa mo? Wala na rin kami ni Arnold. Hiwalay na. Dahil din sa mga problema. Meron kaming isang anak na nasa akin. Hindi kami kasal, live-in lang. Kaya naging madali rin sa amin ang magkanya-kanya. Pareho pala tayo ng kapalaran eh. Saka ngayon nakatira? Sa auntie ko. Kanina pa tayo nagkukwentuhan. Halika muna, kumain muna tayo. Mamaya, pwede ba kitang ihatid? Dahil single ka uli.
Lagi ka nalang inihahatid ng dati mong kaklase nung college na si Jason, ah. Kayo na ba, Risa? Napapangiti ka. Ibig sabihin, kayo na nga. Wala namang masama kung maging kami. Saka, Chong, wala na akong asawa. Yun nga lang, merong anak. At alam ni Jason ang tungkol doon. Kung ganun, edi may relasyon nga kayo. Opo. Paano na si Arnold, Risa? Wala ka na ba talagang planong makipag-ayos sa kanya? Chang, nakita nyo naman. Mag-iisang taon na kami ng anak ko na nakatira dito sa inyo. Pero ni minsan ba naligaw rito yung Herodes na yon? Kahit anino niya, ni hindi man lang nagawi rito. Ni text o tawag, wala. Pati ang anak niya, nagawa niyang tiisin. Ano't maghihintay pa ako sa kanya? Isa lang ang ibig niyang iparating sa amin ng anak ko. Wala kaming halaga sa kanya. Kaya nga, binura ko na siya sa utak ko. Trabaho. Good time kasamang barkada. Uwi sa bahay. At paminsan-minsan pambababae. Yun ang buhay ko mula nang iwan ako na aking mag-ina. Akala ko masaya dahil walang makikialam sa akin. Walang magtatanong kung saan galing, kung bakit late akong umuwi. Hindi pala masaya. May kulang. May malaking kulang. Lagi kong naisip ang aking mag-ina. Pero paano ko sila makakasama uli? Tila hindi na rin nila ako kailangan. Sa laki ng pagkukulang ko. Dahil pinabayaan ko silang ganap na lumayo sa akin. Wala na akong mukhang maiharap kay Risa. Kumusta na kaya sila? What must I do to make you wanna stay and take the hurt away and leave it all to yesterday? What can I say to make you change your mind, to have the chance to turn the hands of time back to the days when you mine? Just give me one more chance for one last time. Seryoso ka, Jason? Oo, Risa. Bakit? May dahilan ba para magbiro ako? Hindi ko inaasahan yun. Nayayaan kitang pakasal? Kasi nga, halos 5 buwan pa lang tayo magkarelasyon. Nakakalimutan mo na ba na dati na tayong magkakilala? Bakit? Ayaw mo ba ng kasal na inaalok ko? Hindi mo ba ako mahal? Siyempre, mahal. Papayag ba ako na maging tayo kung wala naman akong pagmamahal sa'yo? Kaya nga ang gusto ko, ayusin na natin ang ating kasal. Hindi kailangan magiging grande yun. Basta ang mahalaga, makasal na tayo bago tuluyang magsama. Malaking tulong talaga itong Facebook, ha? Para magkaroon uli tayo ng komunikasyon. Tayong magkakaibigan na matagal na hindi nagkikita. Tama ka, Arnold. Kaya nga happy ako na nagkita uli tayo after 6 years. Isa ka na palang Pastor Martin, ha? Oo. Ito yata ang calling ko. Tinawag ako ng Panginoon para turuan ng mga tao ang akayin sila patungo sa daan ng katuwiran at mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Ibang-iba ka na rin magsalita, Martin. Hindi ko inaasahan magiging pastor ka. Diyos ang may kalooban nito. Siya nga pala nabanggit na isang kaibigan natin. Nahiwalay ka na sa iyong asawa. Hindi ko siya asawa, kundi naging ka-live-in partner lang. Pero may anak kayo, Arnold. Ang totoo, nalulungkot ako kapag nakakabalita ng mga kaibigan na hindi maayos ang buhay. Gusto kong makatulong, lalo na sa iyo. Kaya kung may panahon ka, sumama ka sa akin. Ibig kong makilala mo ang Panginoon at matulungan ka niya para maituwid ang iyong buhay.
katulad ng ginawa ng Panginoon sa akin. Dati nabubuhay ako sa kasalanan, sa paggawa ng mali. Pero mula nang nakilala ko siya, binago niya ako. At iyon ang nais kong makita mo rin. Risa, sigurado ka ba sa desisyon mo? Magpapakasal kayo ni Jason? Opo, Chang. Kailangan ko po nang makakasama sa buhay. At magkaroon din ng ama ang anak ko. May ama ang anak mo, Risa. Si Arnold. Pero nasan siya? Wala na siyang pakialam sa amin. Risa, ayokong panghimasukan ka sa desisyon mo. Pero dapat maraming ulit mo yung pag-isipan. Dahil mahirap kapag nagkamali. Lalo na tungkol sa isang sagradong bagay. Pinagbigyan ko lang ang kaibigan kong si Martin kung bakit ako sumama sa kanilang Bible study, maging sa worship service nila. Tama ang naging desisyon kong yun. Dahil marami akong natutunan. Nakita ko mga bagay na nakita rin ni Martin. Oo, tama ang kaibigan ko. Nasa maling landas dati ang buhay ko. Kaya marami akong nagawang mali. Pero ngayon, sa tulong ng Panginoon, gusto kong ayusin yun at itama ang mga mali ko. At bakit kita bibiruin? Totoo yung sinasabi ko, Risa. Nariyan sa salang ama ng anak mo, dinadalaw kayo. Bakit ho? Pagkatapos ng halos isang taon, bigla siyang naparito? Biglang sumulpot na parang kabuti? Ano raw ho kailangan niya? Eh bakit ako ang tatanungin mo? Labasin mo siya para magkausap kayo. Magugulat ka, Risa. Dahil ibang Arnold na ang makakaharap mo. Buhay ka pa pala. Akala ko multo ka. Dahil inisip ko, patay ka na. Hindi ako magdaramdam sa mga naririnig ko. Pinabayaan ko kayo. Alam mo pala yun eh. Buti naisip mo. Akala ko nga mag-work yung drama ko noon eh. Na kapag umalis ako sa dati nating tirahan, susundan mo kami ng anak ko. Susuyuin mo ako para umuwi. Kaya lang, sorry na lang sa akin. Dahil hindi ganun ang nangyari, kundi pinabayaan mo kami. Siguro nga, tuwang-tuwa ka pa nang umalis kami ng anak ko. Nagkakamali ka, Risa. Dahil nakita ko ang kakulangan ng mawala kayo. Natagalan lang yun. Kaya ngayon narito ako at humingi ng tawad sa'yo. Sa inyo ng ating anak. Tama ba yung narinig ko? Humihingi ka ng tawad? Diba, wala kang kasalanan? Dahil para sa'yo, ako ang mali. Hindi, Risa. Mali rin ako. Naging pabaya ako. Marami ako naging pagkukulang sa'yo. Hindi ako naging mabuting asawa. Naiparamdam ko sa'yo na hindi ka importante. Akala ko kasi sapat na yung naibibigay ko ang lahat na kailangan nyo. Tama na! Tama na! Wala nang mangyayari kung i-flashback pa natin lahat ng yun. Nangyari na eh. Bakit ka nga pala biglang nagpakita sa akin? Risa, ibig kong buuin muli ang pamilya natin. Gusto kong makasama kayo ng ating anak. Ano? Gusto kong itama lahat ng pagkakamali ko. Magsimula ulit tayo. Pupunan ko lahat ng pagkukulang ko. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa inyo ng anak natin. Dahil nang mawala kayo, nakita ko kung gaano kayo kaimportante. Kaso, pinairal ko ang pride ko. Sabi ko, hindi ako susuko sa'yo. Hindi ako bababa para makiusap kahit gustong gusto kong puntahan kayo. Kaya lang, Diyos na ang may kalooban kung bakit kailangan gawin ko ito. Dahil ito ang tama. Ito ang gusto niya. Kaya sana, bigyan mo pa ako ng pagkakataon, Risa. Para sa ating anak. Pangako, magiging mabuting asawa at ama ako. Arnold, hindi na po pwede. Bakit?
Huli ka na. May iba na ako. At ikakasal na kami. Risa. Sorry. Sorry, Arnold. What can I say to make you change your mind? To have the chance to turn the hands of time back to the days when you were mine. Just give me one more chance for one last time. Risa, kasalanan ko. Kasalanan ko. Naging mapride ako. Naging napakabagal magdesisyon. Pinabaya ako mawala sa buhay ko. Ang taong mahal na mahal ko pala. Sakit, Risa. Mahal ko ay na anak natin. Risa. So what must I do to make you wanna stay and take the hurt? Bukas na ang civil wedding nyo ni Jason, Risa. Pero parang balisa ka. Ano bang iniisip mo? Wala po, Chang. Hindi ako naniniwala. Si Arnold ba? Tungkol ba sa mga napag-usapan nyo? Chang, bakit kasi siya ganun? Bakit ngayon lang? Mula nang nawala kayong mag-ina sa buhay ni Arnold, maraming nagbago. Marahil marami din siyang na-realize. Saka sa nabanggit niya sa akin nang makausap ko siya, malapit na siya ngayon sa Panginoon. Iyon ang dahilan. Kaya humarap na siya sa'yo. Sapagkat ibang Arnold na siya. At hindi na ang Arnold na dati mong ka-live-in noon, na walang pagpapahalaga sa'yo. Ramdam kong nagbago na siya, Risa, para sa ikabubuti niya. Napabuntong hininga ka. Bakit? Nangihinayang ka ba kung bakit ngayon lang nangyari yun? Alam mo, Risa, hindi mo maitatago sa akin kung ano yung totoong nararamdaman mo. Mahal mo pa si Arnold. Tama ba ako? Paano na si Jason? May ipinangako ka sa kanya. Chang, handa po akong tuparin yun. Kaya matutuloy ang kasal namin ni Jason. Malapit ang ating kasal. Pero bakit parang problemado ka? Jason, sana mapatawad mo ko. Risa. Dahil may mahalagang bagay akong dapat sabihin. Ano yun? Mahirap takasan ng kahapon. At lalong mahirap dayain ang sariling damdamin. Anong ibig mong sabihin? Jason, napakabait mo. Isa kang mabuting tao. Pinatunayan mo yan sa akin ng maraming beses. Sa kabila ng katotohanang may anak ako sa dati kong kinakasama, handa ka pa rin pakasalan ako. Dahil mahal kita. Salamat sa pagmamahal mo. Walang kondisyon.
Dahil dyan, kung bakit hindi kita pwedeng lokohin. Bakit? Magdamag akong hindi nakatulog. Tinimbang ko ang damdamin ko sa'yo at ang kay Arno. Jason, mahal ko pa rin siya. Hindi lang dahil siya ang ama ng anak ko. Kung hindi dahil siya ang pangarap kong makasama habang buhay. Ngayong nagbago na siya, handa sana akong bigyan siya ng pagkakataon. Kaya lang, papano ka? Unfair para sa iyo ang nadarama kong ito. Lisa, ang pagiging matapat mo ang labis kong hinahangaan sa'yo. Kaya, masakit mang mawala ka sa buhay ko, handa akong tanggapin. Jason? Ayokong mabilanggo ka sa isang relasyong walang katahimikan dahil patuloy kang nabubuhay sa nakaraan. Kaya umasa ka. Tinatanggap ko ang desisyon mo at ginagalang ko. Tama lang na bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Lalo pa't siya ang ama ng anak mo. Magiging baligaya ako na makitang mabuo muli ang pamilya mo. Sa likod ng gagawin kong pagpaparaya. Salamat. Maraming salamat. Pero, paano ka? Huwag mo kong alalahanin. Kung ang Panginoon ang gumawa ng hakbang para magkabalikan kayo ni Arnold, siguro naman, siya na rin ang bahala sa akin upang ipagkaloob ang isang babaeng makakatuluyan ko. Mabait ang Diyos. Kasama mo ako magdarasal para sa kaligayahan mo. Tinawag sa akin ng tiya sa lood mo ang nangyari. Wala akong pagsidla ng kasiyahan, Risa. Sa nalaman ko. Si Chang talaga agad-agad binalita sa'yo. Masaya nga siyang ipinalam yun. Ang Panginoon ang may gawa na mangyari ito. Dahil may plano sa atin ng Diyos. Plano? Oo. Yun ay ang mabuo ulit tayo. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Risa, seryosong seryoso. Dahil kayo ng anak natin ang mahalaga sa akin. Dati hindi ko yun nararamdaman. Namahalaga kami sa'yo. Kaya nga, sorry sa lahat ng mga pagkukulang ko sa inyo. Arnold, ang buong akala ko, kaya ko kung tuluyan ka nang mawala sa amin. Pilit kong isinasaksak sa isip ko na okay lang kung wala ka na. Pero ang totoo, mula nang umalis kami sa bahay natin, sa likod ng utak ko, nandun ang pagsisisi. At nandun ang pananabik na makita at makasama ka. Kaya nga, lagi kong inaasam na sana magbago ka hanggang sa nawalan na ako ng pag-asa. Pero may plano pa lang, Diyos. At eto na yun, Risa. Ipinahintulot na ng Panginoon na makilala ko siya. Para matauhan ako at magbago. Kaya ngayon, narito ako sa harap mo. Nangangako. Pakikiusap. Para sa isa pang pagkakataong ibibigay mo pang makasama ko muli kayong mag-ina ko. Arnold. Lisa. Wala akong ibang hiniling, kundi maging buo muli ang pamilya natin. Kaya nga, isa lang ang sagot ko. Oo. Lisa. Handa akong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Salamat. Salamat, Risa. At pangako, gagawin ko ang lahat para makabawi sa lahat-lahat ng mga pagkukulang ko. Gagampanan ko ang tungkulin ko bilang asawa at bilang ama. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ibinigay mo. Natuto na ako. Ayoko nang mawala pa uli kayo sa buhay ko.
gagawin ko ang lahat para maging maayos ang pagsasama natin. Kaya tama ang sinabi ng kaibigan kong pastor. Ang sabi niya, para mag-work ang isang relasyon, dapat unahin ang partner mo para unahin ka rin niya. Kaya yun ang gagawin ko. Lagi akong maglalaan ng panahon para sa'yo. Uunahin lagi kita. Pangako yan. Arnold, salamat. Aasahan ko ang pangako mong yun. Salamat, Chris. Paninindigan ko yan. Habang tayo nabubuhay, magiging buo at masaya ating pamilya. At higit sa lahat, kailangan pakasalan kita para maging ganap ng ating kaligayahan. So what must I do to make you wanna stay and take the hurt away and leave it all to yesterday? What can I say to make you change your mind? Ang sabi ni Papa Jack, para mag-work ang relasyon, unahin mo ang partner mo at uunahin ka rin niya. TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, para mag-work ang relasyon, unahin mo yung partner mo at uunahin ka rin niya! Kapo Kabisyo, ito po yung isang dapat ninyong hangaan sa mga kababaihan. Ano yon? Na kahit matiis nyo po kami ng matagal, kami po hindi namin kaya kayong tiisin. Isang hingi nyo lang po ng tawad, kaya namin kayong patawarin at bigyan ng pagkakataon kahit paulit-ulit. Sasabihin nyo, maarte kami kasi gusto namin lagi ng attention. Hindi po. Hindi po kasi kami basta agad nakakalimot kahit masakit po ang ginagawa nyo sa amin. At hindi po namin kayong lalong kayang tiisin kapag totoong mahal namin. Kaya sana, katulad po ng story ni Arnold, Kapo Kabisyo, laging bigyan nyo po ng chance. Ikaw kuya, yung iyong sarili na magbago para sa ikabubuti mo at para sa ikabubuti rin ng iyong mga anak. I love you, Jason! Akin ka na lang! Ah, well, gusto kong palakpakan, i-commend si Jason. Dahil mahirap at masakit yung iwan ka ng taong pinangakuan mo na ng buong buhay mo. Lalaking tinanggap si Risa sa kabila ng pagkakaroon ito ng anak. Lalaking handang tanggapin ang buong pagkatao niya. Ang sakit nun. Yung isang araw na lang, umaasa ka na ng forever sa inyong dalawa, sabay mapupunta lang pala sa wala. I feel sorry for Jason. Gabi na lang ni Tanya pakasalan mo. Well, God bless you, Jason, dahil napakabuti ng iyong puso. At sa ginawa mong yan, asahan mong may maibabalik si God sa'yo na blessing na para talaga sa'yo. Ngayon, balikan natin yung eksena ng naglaya si Risa sa kanilang bahay dahil sa pagbabaliwala ni Arnold sa kanila mag-ina. Sa nakikita ko na tama lang yung kanyang ginawa. Hindi naman sila mag-asawa, so walang siyang nilabag na kahit na anong batas. Kung yun yung naging paraan niya para makilala ang partner niya, edi good. Narinig naman natin na sa paglalayas niyang yun,
namulat sa isang realization si Arnold. Pero, para po sa mga mag-asawa na nakikinig ngayon, hindi ko naman sinasabing tinatolerate ko na kapag may problema, maglayas kayo. Magkarelasyon kayo at magkarelasyon yung susolusyonan ang problema. At sana ho ay maging lesson itong kwento ng dalawa na hindi lang naman sa paglalayas nalulutas ang lahat. Kung kaya ho sana nating maging sensitive, extra sensitive sa nararamdaman ng partner natin, edi good, makiramdam po tayo. Nagiging unfair ka na ba sa partner mo? Take ka na lang ba ng take? Mm-hmm. At tandaan na magkaiba ho ang financial support sa emotional support. Hindi niya kailangan ng pera mo, ang kailangan niya ay ang pagmamahal mo. Yun o, galing mo dyan ah. Last ko na yan eh. Nakaka-touch, ang daming na-touch sa ating story kasi talaga namang ito ang problema. Usual. Shall I say, the primary problem po ng mga mag-asawa na matagal na mag-asawa na wala na yung paglalambingan. Wala na yung spark. Pagbibigay ng una ng atensyon sa asawa. Correct, diba? Yung parang nawawala na yung spark. Kaya mga Tanya, believe na believe ako dun sa mga mag-asawa na kahit wala na yung spark, kahit matagal na sila, matagal na, nandun pa rin yung spark. Diba? Si nanay 64 na, kinakalong pa rin siya ni tatay. Ay, lumalanti pa rin si nanay. Pero pakinggan natin ang mga komento ng ating kabisyo at kapwa. Ito na nga po ang TLC, The Drama Special Interactive Involved ka dito! Sabi po sa Twitter, sabi ni Peanut Butter at Social Climber, sabi niya, saan po matatagpuan niyang si Pastor? Ipapakilala ko po yan sa asawa ko ng matauhan. Ayun o! Mula sa asawang taken for granted. Ay, may ganun talaga. Asan ba yung Pastor na yan? Ang dami naghahanap ngayon. Kailangan nila si Pastor. Buti, umalis na si Pope. Wala, bisita lang nakabaon. O, sabi naman dito sa fanpage po ng Love Radio Manila, kapag, sabi ni Cheche Moises, kapag nagmahal, dapat two-way. Huwag maging unfair sa partner. Effort pa more, ipakita mong mahalaga siya sa'yo para pahalagahan ka din niya. Ang feelings nawawala kapag laging binabale wala. Correct! Oh! Tama yung makinig yung mga ano dyan. Nagkakaproblema sa love life na ako para sa inyo to. Uy, may one like yan kahit paano. Oo, tindi niyan. Diba? Hindi yan nabasa kaya one lang. Ay, masyado na natabunan ng mga matatalino pa. Oh. Sabi, Mama Christine, sabi sa YSF Manila Facebook fanpage ni Del Pilago Chavez. Sabi niya, ang babaw naman ang dahilan mo, Risa. Attention lang ang kulang ni Arnold. Iniwan mo na. May anak kayo eh. At di ka naman niya sinasaktan. Di naman siya pabaya. Pwede naman maayos yon. Oh, my point. Talaga naman. Kaya na siguro. Kaya lang. Again, iba kasi mama Tanya yung baba, financially. Iba, tsaka iba ang lalaki sa babae. Kayo pong mga lalaki, huwag niyong i-deny na kailangan niyo rin ng affection. Correct, kasi bye. Kayo, kailangan niyo rin po yan. At kami mga babae, hindi po kami magiging babae kung wala ang salitang affection. Correct, bye. O diba, kailangan po namin ng landinyo. Correct. Huwag niyong langlangin po yung ganun-ganun. At doon kami, ang affection po kapag satisfied po kami sa affection na binibigay ng aming asawa, ng aming partner, nai-inspire kami na pagbudihin ng aming pagiging asawa, pagiging corrected partner. Corrected by. Kaya nga sabi nila, bebe ko, diba, happy wife, happy life. Yan, Nox. O, diba, Nox. Naka naman. O, sabi naman dito ni @Mika14302, sana alam ni Arnold magpahalaga, hindi lang puro trabaho kasi hindi lang naman pera ang kailangan ng tao. Ang galing mo dyan. Tama. Iba yung pera sa asawa. Iba eh. Lalo na yung, di ba, mamatayin Mama memories. Mama Christine, para saan ka ba nagtatrabaho? Para sa... Pamilya, di ba? Pamilya. O, pag nawala yung pamilya, para saan yung pera mo? Wala na. Wala, sa beer house. Correct. Sa kaibigan, sa kabarkada. Kami na lang, friend mo. O, kami na lang, kailangan naman ng pera. Oo, tama. De, ang true happiness po, wala po talaga sa pera yan. Opo, may ibibigay po na kasiyahan ng pera, pero yan po ay panandalian lamang. Iba pa rin po yung parang may problema ka man pero may someone na mag-hug sa'yo at magsasabing okay lang yan. Mm-mm. Ba't yung pera ba? Yayakapin ka ba niya? Kaya nga. Ano, magta-transform? Mabaho. Let's vault in! Hug-dapin siya! Dirty nga yan eh. Correct. O, di, papasa-pasa na yan. Eto na, Mama Tanya, hugot na po tayo mula po sa inbox ng ating Love Radio Manila fanpage. Yan, sige. Push mo yan. O kaya naman sa Yes FM Manila, Facebook fanpage. So eto na nga, simulan ko na mula po sa Love Radio Manila fanpage. Pakinggan natin yan. Yes, meron po siyang 30 segundo na nirecord. Mm-hmm. So eto na nga po, sabi ni Lenuna Punay. Okay, Lenuna, anong masasabi mo?
Hi, nakakayak naman yung story. Sorry, Arnold, uli na ang lahat. Dapat kasi binigyan mo na importansya ang binibigay na effort ng asawa mo. So ngayon, nagsisiskaw sa kule, di ba? Sayang. So dapat lahat tayo, bigyan natin importansya ang binibigay na effort ng ating minamahal. Okay? Okay! Si ate nakanta eh. Kinakanta niya, ang galing eh. Pero in fairness kay Ate Linuna Punay, binisit ko yung account niya. Mm-hmm. Siya ay simple girl but love to sing. Yun yung sabi niya. Sabi niya. Chubby chicks ha, maganda. Oo. Happy niya siya. Oh, galing ni ate, lambing eh. Correct, siguro, palambing talaga na papakiyot. Siguro ano yan, pag yung partner niya, inuuna niya bago ang lahat. Alam na this. Oh, ikaw naman. Ito si Dexter Brian Tevez. Oh, ito yung message niya, makinig kayo. Teka pa, nire-realize ko yan. Pagkakamali niya, huli na ang lahat. Sayang, may mahal ang iba si ate. Yo! Sayang. Tapos na? Oo. Huwag niyo naman masyado kinukulob yung boses mo. Oo, sayang daw. Parang galing sa lupa. Huli na daw ang lahat bago niya na-realize yung kanyang mali. In fairness, may translator niya. Siya, maraming salamat. Siya, overtime na tayong mamatahan niya. Sayang! Marami pa kami gustong basahin reaction, pero huwag ka mag-alala dahil si Christine Dera aariba sa Love Radio hanggang 4 p.m. Ako po hanggang alas 3 ng hapon sa Yes FM Manila. And of course, ito ang mga nagsiganap, napakagagaling. Mm-hmm. Si Arnold Diego Badido ng Love Radio Manila. Riza Rakitera, Love Radio Manila. Si Martin. Si Totoy Batupo ng Yes FM Manila. Charmy Ricajera, Yes FM Manila. Jason Rico Pañero, Yes FM Manila. Chang Salud, Laika Barisa, Love Radio Manila. Ito po ay mula sa panulagi. Gani Halamanan. Sound Engineer. Jason Sagon. Musical Scorer. Dani Frias. Directed by Phil Cruz. Overall Director Salvador Royales. Maraming salamat po sa mga nakiariba sa programang TLC, The Drama Special Interactive. Tomorrow ulit magkarinigan po ulit tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Nakapili nyo mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Dara. Mula naman sa Yes FM Manila, ang DJ na may tita niya, Mama Chrissy, baka makalimutan ko magtapo. Hello to all staff po ng DYMSAM, Katbalogan Western Samar, especially Mr. Johnny Filamore. Oy, hello pala sa mga taga-Boracay. Hello po. Yung mga nasa massage center, si Miss Melanie, nasa Boracay daw siya, nakikinig daw talaga yung massage. Oo nga. Sabi ko, may nabubulahaw na dalawang DJ. Massage parlor. Maraming salamat. Thank you po, ang. Muli, ako po si Christine Dara. Ako naman po si Tanya Chinita. At ito ang TLC, The Drama Special Interactive, involved ka dito. TLC, The Drama Special Interactive.